Magandang welcome back sa ating channel. Ang video natin ngayon, makikita nyo naman na may mga coin slot dyan. For today's video, tuturo ko sa inyo kung paano mag-wiring ng ganitong timer or coin slot. Yan. Meron tayong universal coin slot, yan yung model, tapos yung bagong Alan timer na model niya ay 1222. Yan, tuturo ko sa inyo kung paano mag-wiring ito. So, kinabit ko na itong mga kasama sa package niya. At baka mabilis tayo. Wiring lang naman ang ating ituturo sa inyo para di kayo mga dito. Yan. Ang video na to, disclaimer lang po, ay for tutorial purpose lang po. Pag may nangyari po dun sa mga wirings nyo na mali nyo, ay wala po akong pananaguta. Okay? Sundan nyo lamang po yung ating video. Siguro ay nasa tama kayo na maitama nyo yung wiring nyo. Yan. Pwede nyo biyahin ito mga may. So, ito bagong timer. Tapos yung universal. Simulan na natin at natin pahabain yung ating video. Okay. Ang mga kasama nitong mga naka-include dito ay yung ganyan. Ito. Nailagay ko na para ito yung mga ito yung mga kasama sa wiring niya. Ito mga ito. So, ang kukunin nyo lang dyan, ito. Yung mga, yan, dual timer itong ating wiring mga kamay. Saka ito sa coin slot. Yan. Ito yung papunta ng coin slot. Yan. Saka kuha kayo nitong isa para sa relay ito. Itong tatluhan na ito para sa relay yan. Okay, ito mga natira ay hindi natin kailangan to. Depende na lang sa setup ng iba. Ito kasi coin slot. Ito lang yung kailangan natin. Itong tatlong wire na to. Okay. Lagay ko muna yun dyan. So, itong tatlo na to yung kailangan natin. At buksan natin. Yan. Wait lang. Ano nakita yan? Ayan. Ito yung load. Nilagay ko na siya para ano. So, focus lang tayo dito sa timer. Ilalagay muna natin sila. May mga ano nila. Okay. Ito may instruction naman dito. Nakalagay naman. Kung universal, yung inyong coin slot, yung nakaturo, dito yung ilisasaksak. Sa unahan. Yan. Okay. Kung yung 5 piso naman, dito sa pangalawa. Yan. And the rest, dun sa may relay, itong dalawang relay, kahit saan nyo dyan isaksak. Yan. Tapos itong isa ay 12 volts. Itong sign na to, mga kaming AC, or arc, alternate current yung sign niya. Kahit magkabaliktad, okay lang. Hindi yan. Wala silang polarity. Okay? Ganun lang. Yung pag nalaman nyo naman dyan, basahin nyo na lang. Para hindi kayo malito. So, universal coin slot yung ating ano. So, isasaksak ko siya dito. Sa unahan. Yan. Ito yung sa coin slot natin. Papunta dun sa universal coin slot. Yung wire. Yan, tatluhan na yan. Pansin yung dulo. Yan. Kaya hindi nyo natin gagamitin yung wire lang sa universal coin slot. May kasama na siya. Maganda kasi itong timer na bago. Madali siya. Madali lang siya. Salpak ka na lang ng salpak. Tapos ito naman. Yan. Ito yung sa AC. Yan. Yung tinatawag dito. AC. Papunta doon. So ito yung lalagyan na natin. Yan. Ito naman isang wire. Ito yung sa relay. So ito yung ginakabit sa ano. Sa outlet ng ating points. Ano. Bisonet. Points slot. So hindi natin kailangan itong green, kakat natin siya. Yan. Cut nyo lang yan. Kasi hindi naman natin yung gagamitin. Yan. Ito lang dalawa yung gagamitin natin. Yung black tsaka brown. So, saksak nyo na doon. Kahit saan naman doon sa dalawa. Dito. Yan, nakalagay. Makikita ba? Itong, basta makatapat yung blue. Dalawa. Ito. Makikita nyo. Yan. Itong dalawa na ito. Dito. Pwede siya dyan. Pwede din dito. Sa pangalawa. Ito. Tsaka ito. Kahit saan dyan. Saksak nyo lang yan. Yan, nakasaksak na. Dito sa kabila, ganun din. Parehas lang naman yan. So, pag dual, yan, dual timer. Yan. Dalawa yan. Okay? So, magsimula na tayo. Ito na yung ating, ano, pakita ko lang. AC cord, ito. Yan. Punta na yan dito. Labas dito. Kita ba? Ito na yung AC. So, papunta yan sa transformer natin. Itong pula. Ito yung input ng 220 pula. Ayan, nasa, mapapansin nyo, nasa baba yung kanyang wire. Input, 220. Yan, ito yung 220 natin. Yan. Ang output nito, transformer na yan, 12 volts AC. Yan. Tulad, katulad nung nandun sa ano. Ito, yan, nakalagay dyan. Yan yun. So, yan yung ano natin. Tapos, ang ano pala nga nito, may switch, meron tayong switch dito, dalawa. Ayun, nandun, ito. Hindi lang makikita. Pakita ko lang na switch. Okay. Ito. Hindi lang gano'ng halita.
Yan, may dalawang switch yan. Para mapatayin natin yung bakit. So, ayos lang. Yan, yan kasi yung request ng customer. So, mag-wiring na tayo. Madali lang naman to. Unahin natin yung. Kabit nyo yung 220 dito. Yan, kung nakabit nyo na. Isama nyo na din yung wiring nito. Sa likod, ground. Yan. Ilagay ko na kasi siya. Ang wiring pala yan. Yung ating outlet sa likod. Pakita ko sa inyo. Dito muna tayo magsimula. Baka kasi malito kayo, iba to. Iba yung aking wiring dito. Pero kung gusto nyo gayahin, pwede naman. Yan. So, yan yung aking wiring. So, ito yung pinaka aking, ano, neutral. Yan, ito. Yung isang, ano, wire ay magkasama yung, ano, isang, yung parang ground nung dalawang 220 para dun sa cut off tsaka sa'yo magpa-power. Ito lang dalawa na to sa taas ay nakakat lang dito sa bitna. Papakita ko sa inyo gamit yung test up. Lagay tayo ng continuity. Yan. So pag pinagdikit natin sabihin may connection. So ito tester natin sa baba. Yan, may connection siya kasi kadugtong yan parang ayan yung pinakang ground or neutral. Ito naman yung dalawa. Testingan natin. Hindi sila magkadito. So, ito kasing isa. Naka-setup to para dun sa dito sa left, ano, right side naman. Pag nakaharap ko sa kanila. Right side. Kaya hindi yan magkakonnect. Kasi pag once na magkakonnect yan, tapos yung isa, gulo kayo dun sa isa. Yung isa may oras din. Ganun yun. Hindi siya, kahit yung isa, sa lang ang hulugan, magkakaroon ng oras parehas. So, dapat pag dalawa, dual timer, ay walang ano yan. Ito lang isa, yung ground lang. Yan, ito dalawa. Dapat magkahiwala yung wiring. Nakakat yan dito. Hiniwa ko yan dito. Yan, kasi hindi sila nagbabasa. Okay, naintindihan nyo ba? So, ibabalik ko lang. Yan yung wiring natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung ground. Yung kanina, yung nasa baba, yun na dito. Yung nagkakaroon ng continuity. Yung dalawa na. Ito yung pinakang ground. So, ito yung dalawa na naman ito. Ito yung isang line dito. Ito, dito naman yan sa right side pag nakaharap kayo sa coin slot. Tapos itong isa naman, ito yung nasa left side pag nakaharap kayo sa ito yung dito, yung saksakan na ito. Okay, guess nyo ba? So, yan yung wiring yan. Yung ground, sinama ko na dun sa isang line o neutral dito sa 220. Yan, magkakasama yan, tatlo. Yung input natin galing sa plug, tapos yung input ng isang wire, galing transformer, tsaka yung pinagsama-sama ko yung sa ground ng outlet dun para dumali yung 220 sa kanya. Yan, tapos ito naman ang kabila, yung line and neutral kasi yan. Dito sa kabila. Bawal kasi bawal yung magsalubong. Pag nagsalubong yung wire na yan, halimbawa, magkadikit na maligay naman. Sinaksak nyo ganyan, nakasabog ang inyong wiring. Sira pa ang coins na. Kaya mag-ingat kayo. Para hindi kayo malito, gamit kayo ng tester para sigurado kayo. So, para malaman nyo kung grounded. Okay? Focus muna tayo dito. At continuity, lagay nyo dito, magkabila. Yan. Pag walang pumalo, ibig sabihin, hindi siya grounded. So, pag tumunog yan, or pumalo, ibig sabihin, mali yung wiring na. Ganun yun. So, ayan naman, hindi naman siya umaano. Ibig sabihin, hindi siya. Magsasalubong yung dalawang wire. Yung dalawang function. So, ganun lang. Okay, balik tayo dun sa ating topic. Mahaba na yung video. Itong input na, ito yung input ng 12 volts DC. Dalawa to. So, pag sasamahin natin yung block, kukunin yung block. Dalawang block yun. Input nila parehas. Tayong block. Yan. Pagkasamahin natin yan dito. Yan. Itong blue. Nakita nyo ba? Okay. Yan. Pagkasamahin natin yan. Okay mga kaming. Napagsama ko na. Ito, tatlo. Ayan. Nakikita nyo. Yung dalawang block na
galing sa input AC 12 volts. So, yan. Sama-sama ko na yan. Ito naman tayo sa pangalawa. Dito. Yung wiring nito. So, ito yung sa relay. Yung nag... Parang kumbaga switch yan. Relay. Pipitik yan pagka... didikit to. Ayan. Magdidikit yung connection yan kapag may oras. Or may time. Ayan yung function yan. So, dalawa yan. Kukunin nyo lang yung block. Dalawang block ulit magkabila kapag dual timer. Yung wiring. Ayan. Kukunin nyo lang yan sa relay. Yung dalawang relay natin, yung block. Itatap natin din sa line. So, yung line natin, ito. Yan. Ito kasing ground natin kanina, parang kumbaga neutral o ground. Dito naman yung dalawang ito sa line. Kasi hindi yan pwede magdikit. So, itatap natin sa dito, sa kabila. Yan. Para maganda ang ano. Yan, yung dalawang brown. Hihinang ko lang muna. Marami kasi nalilito dyan. Lalo, ito yung pinakang makakalito dito. Yan, kahit ako minsan nalilito. Pag matagal akong hindi nag- mag-wiring. So, nakadikit na siya sa line. Ito yung AC natin, dalawa. Ito. Yung input ng AC. Ito yung isa ground. Ito yung line. O neutral ito. Yung line naman ito. Loop. So, ito yung block na to, dalawa. Ganyan sa relay. Galing sa relay. Galing dito. Mas galing din dito. Yan dito. Ito. Yan yung relay. Yung maliit na wire. Yung block nila. So, yung kabilang dulo niyan, para pumasok doon, lalabas yan dito. Yung nasa kanan na kayong slot, lalabas yung isa dito. Ayan. So, yung nasa kanan natin, ito. Ito yung wire na yun, para magkaroon ng power. Dito natin siya ilalagay. Ayan. Para, pag pumitik ang relay, dadala yung kuryente dito sa line, papunta dito. Para magkakaroon siya ng supply. Ganun. Tapos, yung isang brown naman, doon naman sa kabila, sa left. Ito, dito naman siya sa kabila. Ayan. Lagay ko muna itong sa right. Ayan. Basing ko medyo makapasin. So, ayusin lang natin. Ayan. Ito yung pinaka part na marami nalilito. Ayan. Ito yung galing sa relay. Kapunta dyan. Ayan muna natin. Natin. Tapos yung isa naman na brown para dun sa left side ng ano. Dito naman yan sa kapila. Yan, dito naman yan. Ito yung wire na yan, galing dito. Galing doon. Ito yun. Yung kabilang wire. So, medyo mahaba naman. Puto na tayo. Tapos, didikit lang natin siya. Yung una natin nilagay yung malaking wire, kalimutan pala natin kanina. Ito yung dalawang brown na natira yan doon sa AC. Ito yung galing dito 12 volts. Balik tayo dun sa una, isa naman tayo sa brown. Yung dalawang brown dun sa input ng ating timer. Pagsasamahin natin yan. Hindi pala natin pinasama kasi ito yung pinakang switch. Yung dulo nito lalagyan natin dun sa wire ng switch. Dito. Yung switch natin. So, napunta dito. Ika-cut ko lang kasi mahaba.
Actually, mga kamay, may gabit ko na. Ito. Dito ba? Yan. Ito, ito yun. Yung sa 12 volts yung brown. Nagkagabit ko sa switch. Sa wire na switch para mapatay natin dito sa isang line. Tapos yung isa, ganun din. Ito. Ayan. Napunta dito sa line uli ng switch. So, yan. May gabit ko na yan. Tapos yung dalawang, yung isang line ng switch, yung walang nakakabit, dalawa din yan. I-re-recta natin dito. Dito sa isang wire na na-blue sa 12 volts. Ito ang isang wire na to. Didikit natin dito. Okay, nagigits niyo ba? Buha ko lang, kuhain ko lang itong isang wire. Kasi didikit natin doon. Didikit na natin itong sa switch. Yan, naglagay na ako ng wire dito. Punta dito sa ating kabilang 12 volts AC. Didikit natin ito. Kailan ko lang. So yun mga kami, ayun, yung kabilang wire papunta na switch ay papunta dito sa kabila. Okay, dalawa din yan, isa dito naman yung isa yung sa switch para dumaloy dyan. Okay, ayun, nakabit natin yung line ng 12 volts, ito, dalawa punta sa switch dito, tapos yung isang wire papuntang yung isang wire sa switch papunta naman dito. Ayan, dito sa isang sa magkasama lang naman yung brown. Brown pa rin yan. Ayan. Pwede nga mag-itry yung kanina. Black. Okay. Kabahi lang na. Dalawa. Yun. Yun yung pinakangalan natin. Wiring nito. Natapos na natin. Pero black. Yan. Basta yung dalawang relay. Dito sa may kabila. Yan. Tapos yung natira. Ito na lang. Yung ating sa coin slot. Dalawa. So, gano yung wiring natin. Lagyan ko lang muna siya ng tape. Bawat, ano, para i-testing kung okay ba. Thank you.
Okay mga kabing, eto na. Nakabit ko na yung mga tape ko na. Hindi ko pa ipipix yung mga wire niya. Ayan, medyo makalat pa. Titesting kasi muna natin para malaman kung okay na yung ating wiring. So, bago niya siya i-testing o isaksak, kuha muna kayo ng tester para sure yung inyong gawa. Ayan. Lagay niyo lang sa continuity. Ayan. So, testahan niyo to. Plug niyo. Magkabila. Ayan. Tapat niyo lang yung... Ayan. So, kung walang buzzer, ay or hindi pumalo, good yung inyong wiring. So, kung magbabuzzer, ayan. Kung magbabuzzer at papalo yung ano, pointer ng tester niyo, ayan. Kung meron kayong tester, para safe. Kung papalo siya, ibig sabihin, shorted, doon yung isasaksak. Dapat ang reading niya ay hindi siya papalo or hindi siya gagalaw. Yung pointer, steady lang siya. Ibig sabihin, walang connection yung dalawang line. Ibig sabihin, hindi siya shorted. So, yun. Para makaiwas kayo sa masiraan ng pyesa. So, kung shorted siya, magbabuzzer yan or papalo yung tester. So, kapag ganun, i-check niyo ulit yung wiring niya para maiwasan niyo yung pagkasira ng mga components. Sayang kasi yan, medyo lalo kung masira yung coin slot or yung timer ay medyo mahal pa naman, sayang. So okay naman yung reading natin. Yan, bago niyong saksak. So ano ko dito, yan, meron tayo ditong ring light. So yan, nakasaksak yan dito. So isasaksak natin dito. Unahin ko na dito sa kabila para matesting natin. Yan, sinaksak ko na. So babahayin ko na sa harap ang masin. Ito muna. Ito muna yan. Bahayin ko lang. Ayun, pansin nyo, nabuhay na. Ayun. Iyan naman natin. Iharap ko lang. Ito. Para makita nyo. Ayan. Mandar na. Okay, balik tayo. Napapalit. So, yan. May buhay na. Yung isa. Ito. Ayan, up natin. Tapos bahay natin. Ayan. Good yung ating wiring. So, ayan, nakasaksak. Nakasaksak yan dyan. Ito. Ayan, wala siyang ilaw. Ayan, yes natin. Ayan, lagay natin. So, pag pinulugan ko yan, dapat ilaw yan. Nakapit lang ang bagay. Pulugan natin siya ng piso. So, ayan natin. Ulog natin. Yun, nagka-oras. Tapos, umilaw yung ating ano, ayan, pupinito pa yung ilaw na yan. Yan. So, itay natin siya. Maubos yung 1 minute. Okay. I-ano ko na lang para mabilis. Ngayon lang kami, tumutulog na. Itay natin kung mamamatay. Kung, para malaman natin kung okay. Yan. Itay lang natin. Mamamatay yung kanyang ilaw. Ayan, medyo matagal yata mamatay yan. Ayan, namatay na. Medyo matagal na mamatay yung ano natin. Yung, ano kasi ito eh, medyo LED siya. Hindi siya ganun ka. Baga para matesting lang natin. Pero wala na ano yun, wala na pa. May natitira lang kasi ano yan. So, i-up na natin ito. Okay na yan. Dahil dilipat naman natin dito sa tila. Okay natin. Okay. Yun. Okay na. Ayan. Nahulugan naman natin uli. Doon naman yung nakasaksak sa kabila. Pero para makita nyo sa kabila naman. Ayan. Doon naman sa left. So ito testing naman natin. Hulugan ko na 5 piso. Piso na lang siguro. Tagal masyado yung... Ito lang. Walang piso. Okay, ito na. Umpisan tayo. Hulog natin. Natin kung ilaw. May ilaw siya. Antayin lang uli natin mamatay yung kanyang oras. Para malaman natin kung mamatay yung ilaw. Okay. So, ayan. Tumutulog na. Antayin lang natin kung mamatay. Kung matesting natin kung nagka-cut off. Ayan, namatay na siya. So, mabilis lang siya mamatay. Ayan. Hindi na medyo tumagal ng konti. Wala lang kung ano na. Siguro ilipat nyo ng relay pagka ganun. So, okay na. Namatay na siya agad. Ayan. Ganun lang. Mag-wiring ng ayan, dual timer. So, sana nakatulong sa inyo yan at nakuha kayo ng idea. Okay? Sa
Salamat sa inyong panood at God bless po sa inyo. So mga kaming, kung ngayon yung gumawa ng ganito, yan, available po sa akin ito mga kaming. Yan, ako mismo gumawa nito. Itong box, yan, at saka ito, makita nyo naman ako din ng wiring. So, available yan sa atin. Yan, PM nyo na lang ako sa aking Facebook or Facebook page kung gusto nyo mag-order para sa inyong mga business. So, ang price nga pala nito ay 3,000 pesos. At so, kung isa kayong subscriber natin, bibigyan natin kayo ng discount. Yan, makakalis kayo ng 500 pesos sa ating coin slot na to. Bale, magiging 2.5 na lang kung subscribers kayo. Send nyo lang yung screenshot na subscriber namin kayo or napanood mo itong video na to para mabigyan ka ng discount. Okay? Hanggang sa sunod na video natin, at sana nagustuhan mo yung video natin. Kung nagustuhan mo, like, share, and subscribe. And hit po yung notification bell para kung nag-upload ako, ma-update ka sa ating mga future videos. Okay? Yan. Ayan po yung ating coin slot na sariling gawa natin. Okay? Thank you for watching and God bless sa ating mga